Laughing at me. Ano ang tingin mo sa mga artists? Yung kultura nila, yung mga... Depende sa kung anong klase kultura, yung sinasabi niya. Yung mga... Di ba may stereotyping na nabubuhay? Nag-exist? Mga bohemian. Yung mga sinasabi nilang madudumis yung itsura, yung sinasabi nilang depende, mga lalit. Yung ganon, depende lang kasi sa mga individual na artist. Yung ilan, gusto... na either dedikado sila sa art nila. There is nothing but the painting. There is no world beyond the painting. Or yung ilan sa kanila art really doesn't fail and they just do what they can do. While on the other side, meron din yung mga yan na, nagsasabi na the outside reflects the inside. Kung magulo yung ugali ng tao, magulo yung ugali ng artist, edi magulo din yung nagagawa niya, sa balikin niya. Pero meron din yung mga artist na malinis, merong dignity. Edi, it all depends on the individual. So, ibig sabihin yan, hindi ka naniniwala dun sa generalization na ginagawa ng society na sinasabi nila ang mga artist, tamad lahat, laging late, lahat, madungis. Yung sinabi mo na yung artist laging tamad. Generalization na ganun. Bakit sinasabi na laging tamad? Ano yung parang measurement ng society ng productivity ng tao? Yung pera nila, yung datong nila, yung material wealth nila. Pero yung artist, ibang klaseng tao to. Kasi, why is this? Because the artist looks beyond the basics. The artist devotes him or herself to something far more profound, something abstract, something great. The artist is almost always idealistic. But of those artists who are jaded, they still cling to some form of idealism or at least an ideology that they try to propound to the world. Take for example that piece of they consider that idealistic or jaded. Be that as it may, whoever made that, did they make it for the money? No. Tignan niyo yung pati yung mga ka, yung mga graffiti diyan sa ka. Kasi diyan sa Kalayaan. Diyan sa Katakunan. Kahit saan makakita ka ng ka, graffiti, bakit ginagawa ng tao ito? Maka, ay, kaya tapat lang. Or, dahil yung gobyerno natin, sinusupress nila yung press freedom, kaya dito ko nalang gagawin ito. Pero meron ba silang makukuha ng pera doon? Meron ba silang makukuha ng kayamanan doon? Hindi, wala. They don't expect any reward for their work except that they may help society, except that they may express themselves para hindi sumabog yung kanilang puso at damdamin. Kasi kung hindi nila gagawin ito, na hindi nila ilalathala ang kanilang sining ng kanilang kaluluwa, ay siguradong mababaliw sila dahil ganoon talaga ang henyo, ganoon. That is art. So, in general. So, sa tingin mo, di ba, self-expression yung art? Kung self-expression lang siya, ano sa tingin mo yung nakocontribute niya sa society? Ano yung nagbibigay niyang mahalaga? As I said earlier, there are those artists who do their art just to express themselves so that they do not... so that they do not go mad from all these feelings, from all these things boiling up inside themselves. But there are the other artists who do their art
to expose societal injustices, who expose the wrongness of the human condition and propound a solution to this. Like for example, the famous painting by the Spolarium. Yun. Pagkakita ng Pinoy ito, yung nakita nila agad, ay, ito yung pagmamalupit ng mga Kastila sa atin. Oh, tapos, tingnan nyo sa kabilang banda, si Monk, Edward Monk, the Scream. What did that express? It expresses the utter horror, the utter hopelessness, the utter despair, the utter absurdity of the human condition. And then what else? Say, take a sculpture, the David by, if I'm not mistaken, was it Michelangelo or was it Da Vinci? I'm not... Da Vinci. There, thank you. Yun. What did it express? It expressed the sense of heroic valor of his countrymen who were striving in war against their neighboring city-states. The famous David was struck in a pose that expressed strength, that expressed confidence, that expressed contentment, satisfaction. Relaxed siya. Ha? Napaganon lang siya. Hindi siya natatakot. Kanoon yung sinasabi ni Da Vinci sa kanyang mga kababayan, huwag kayong matakot. Dahil kung si Haring David ay ganito kakumpiyansa sa kanyang sarili, sa ganito kakumpiyansa sa katapangan na kanyang mga kababayan, katapangan ng Diyos, di kayo pa. Sugod! Ganoon. We've done painting, sculpture, what else we have? Say, take the dramatic arts, Shakespeare. Even there, take the so wanted, so romantic Romeo and Juliet. Ano yung ending yun, ha? Yung ending yun, na-sacrifice yung dalawang bida, pero dahil sa kanila, nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang bayan. Sinasabi nito sa mga audience nila na, "Hoy, si kayo, war is meaningless. Therefore, you should make peace. Make love, not war." Si Shakespeare hindi siya hippie, pero siya ay makatao. Yun yung sinasabi natin na propounding societal solutions. Therefore, art is not selfish. Art is for the people. But then, tignan naman natin sa kabilang banda. Malala nyo ba yung poet na nagsulat ng Emperor's New Sonnet? Yun. Villa. Si Villa, ano yung ginagawa niya dito? Pagka-apagkard lang siya na, this is empty. This expresses absurdity. Tama. This is the Kama poem. You will stop in Boston. But about what? Bang! Tapos, maliban doon, yung ilan pa niyang mga finished poems, alaon! Grabe ka! Those were selfish poems. If you don't believe me, you ask Madam Lim. So, as I said from the beginning, depends on the individual artists. There are the artists who work
for the people, there are those artists who work for themselves. Para din yung pa. Yung pa tayong mga tao. Meron sa atin yung mga makasarili, meron sa atin mga kabayan. Kanoon. So, last message mo sa mga artists na dinidiscriminate ng society. Mga tao. Kayong mga artist kayo, ha? Kayong mga makasining na tao, never stop! Never stop your art! Kahit anong sabihin ng tao sa inyo, kahit anong panglalahit na ginagawa nila sa inyo, huwag kayong tumigil! Sapagkat kayo, kayo ang nagpapahiwatig ng paghihirap at pag... Kayo ang magpapalaki. Kayo ang magpapamalas ng kagalingan ng bayan at ng tao. Mabuhay kayo! Thank you! Ano sa isang artist na katulad na ano? May talent. May... Actually, depende kasi sa ano yun, sa tao mo. Yung talent, dinadami sa tao ka.